ay lumugar at kaming masaya. Alam mo kung ano ang maganda kapag nasa probinsya ka. Yung parang ang layo-layo mo sa problema. Mga hawin ng ibon, sariwang hangin, magandang tanawin, mga bagay na nagpapaalala sa iyong hindi mo kailangang magbayad ng pera para mag-enjoy at sumaya. At lalong hindi mo kailangang magmadali para makisabay sa sistema. Hindi mo na nga kailangan ng aircondition eh. Sadyang malamig na ang klima. Liwanag lang ng buwan at bituin, sapat na. At mga hawin lang ng ibon at kuliglig. Pagkaganda-gandang musika na. Yan ang buhay nila. Hello mga kawad, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman dadalawin natin yung isang taga-tribo, isang Aita, isang Manide na kabataan na madalas namin nadadaanan dyan sa may daan. Meron silang isang simpleng bahay at ang kanyang asawa ay unat. At minsan ay nakausap namin na humihingi rin sila ng tulong, kaya dadalawin natin. Ina natin mga kawald at gusto ko siya ipakilala sa inyo kung paano sila nabubuhay dyan. Yung kabataang mag-asawa, paano nila na isusurvive, baka nila pang-araw-araw pamumuhay dito sa kabundukan. Sapagkat bumukod sila sa tribo, nag-isolate sila at doon sila namumuhay ng simple. Tumahan nyo kami! Nadaara namin siya habang ginagawa namin yung bahay ng Mang Fred doon sa bundok. Magayon, umod to. Yeah, may dala kaming grocery para sa inyo. Si Mr. Mo? Nandun po, nagtatabas. Nagtatabas? Kapag magtari na, ikaw ay magluluto. Agod kawain. Ano lang ang pangalan mo, bebe? Roselyn. Yan, si Roselyn. Si Roselyn, mga kawad. Yan, dito sila nakatira sa simpleng bahay na ito na ang gumawa nito ay yung mister niya, si Joseph. Yan, si Joseph. At ito. So mga kawad, si Joseph. Ang kanyang mister. Ay, naroon si Joseph. Katanong siya dito. Dito sila namumuhay ng simple. Yan yung kanilang maliit na bahay. At madalas namin sila madaanan dito nang gumagawa kami ng bahay ni Mang Fred doon sa bundok. Dito sila sa kalagitnaan. Nakikita namin sila. Nagtatanim. Noong nag-umpisa kami ng bahay ni Mang Fred, hindi pa ito yari. Tapos habang payari na yung bahay namin, nayari na rin yung bahay nila. Kaya naisipan namin dalawin sila mag-asawa kasi nakikita ko yung napakasimple pamumuhay nila. Ayun, ayun si Joseph, yung kanyang mister. Nagtatanim na ang kanggos. Nagtanim siya ng kanggos. Bro, magandang umaga! Nung dumadaan kami dito mga kawad, gahuan nito. Kaya mabuti na lang naisipan ni Otit na dito na tumira para malinis nila yung lugar at makapagtanim sila. Meron din siyang tanim ng niyog. Yan, niyog. Tama-tama. Kasi walang kaniyog-niyog dito mga kawad. Si Otit pala ang magkatanim para mapakinabangan nila bandang huli ng kanilang ng kanyang misis. Tama-tama, bago mag-aral yung kanyang anak namumunga na itong mga tanim na nyog, kaya napakaganda ng plano ni Otep. Isang mausay na pasimula sa kanilang pag-aasawa o pagbuo ng pamilya. Ilan taon na nga Otep yung baby mo? Wala pa isang taon yun? Buwan pa lang? Limang buwan. Ha? Limang buwan. Ah, limang buwan? Ayot. Limang buwan mga kawan, yung kanilang baby. Panganay ano? Oo, oh, panganay. Oh. Dala kami tip ano? Kain
Ba't na natin yung book ni Roselyn? Ano lang? Sero na lang yung tip namin. Tanong lang namin, tip, paano kayo nagkakilala? Dati na kayo magkakilala? Dati na kayo magkakilala ang dalawa? Sa Facebook lang po. Ah, sa Facebook? Facebook. Ah, ano kayo sa Facebook? Mm-hmm. Tapos pa siya kayo magkita? Ang laki kawain din nagagawa ng Facebook. Oo. Silang dalawa. Parang mo na paibig si Roselyn. Ano ka ng ligaw kay Roselyn? Text mo lang siya. Chat. Yun. Ibig sabihin, napainlove mo agad si Roselyn, ano? nabanggit mo sa akin, nag-aaral ka? Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. So, plano mo pa rin pagpatuloy? Okay yan, ano? Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo kasi napakahalaga niyan. Pero siyempre, hindi na nga lang ganun kadali kasi siyempre, mag-aalaga ng baby, ano? Mm-hmm. Tapos, di madalas, kasama mo yung baby mo pa nag-aaral. 2 years pa, di makakatapos ka na rin ng high school, ano? Senior high school. Eh, si Utik, di ka na nag-aaral ngayon. Trabaho na, ano? Ganun talaga, pagka nagpamilya ka agad, siyempre, mapupunta ka na sa pagkatrabaho, pagkapalaki ng baby. Talagang, medyo, kumbaga, handa ka na rin na magpamilya sa ganun kaaga. Okay na rin sa'yo. Kaya mo man, kaya. Kaya. Sipag lang, Sipag lang yung kailangan. Ano madalas mong hanap buhay? Tapos ang matagabas po yung tao. Tabas, ayun, ayos ah. Di, buti payag naman yung mga naging binan mo. Payag naman, ayun, ayos naman, So, nangangahulugan tip, hindi pa kayo kasal, So, may plano na rin kayo pagdating ng panahon kapag ka nasa tama, Pero ito maybe, nasa apelido mo na? Wala pa po. Ah, wala pa? Pero naka-register na siya sa mga sumasok niya. May lamok. Ayun. Adi, napansin ko nung ikaw ang gumagawa na itong bahay na ito. Tip, saan kayo dati nakatira? Yun sa bahay po ni Bianang. Ah, doon ka tumira sa kanila. Ayun, tapos gumawa ka ng bahay. Ayun. Ilang araw mo itong ginawa, Tip? Tatlong araw. Ayun, napakabilis. Tinan nyo mga kabahay. Ang ginamit niyang materialis ay nakukuha lang dito sa kabundukan. Ito, mga kahoy. Ayos ah. Pakasimple lang mga kawal, talagang ganun lang sila kabilis gumawa ng bahay. So, pangapusti, tapos dito yung kanilang lutuan. Napakasimple lang talaga mga kawal, ang buhay nila dito. Yung bahay nila, ito. Dito sila nagluluto, yung lagay nila ng mga gamit. At ito yung kanilang bubong. Ganun yung mga kawal. Sa loob ng tatlong araw, niyari ni Utip yung bahay na pagkisilungan ng kanyang mag-ina. Kaya, mausay yung ginawa ni Utip na pagisikap. At pagkatapos, nakapagtanim agad siya dito. Gaya na nakita nyo, nakapagtanim agad siya. Tapos ganun din rin siya ng nyug bilang pasimula sa kanyang pagpapamilya. Thank you.
napakataas mga kabal ng dinadaanan nila. Medyo nakakatakot. Nalagyan na nila ng daanan para makatawid papunta dito sa kabila. Dahil malalim yung baba. Kaya ito. Layo ka nilang dinadaanan. Pero nakansanay na sanay na sila dito kaya baliwala lang sa kanila. Pero medyo nakakatakot dahil medyo kuminsan gumagalaw. Ito ang pinakamalalim na bahagi sa lugar na ito. Siya ni Joseph. Siya kasama-sama nila dito. Dito siya natutulog sa taas. Kaya ginawa siya ni Otip ng tulugan dito. Kaya dito natutulog si Mary Jane. Anong grade ka na nga, Mary Jane? Ayan, grade 5 na siya mga kawad. Kaya ibig sabihin, marunong na siya magsulat at magbasa. Napalayo ka sa school. Ayos lang? Lalakad ka na lang papunta doon? Hindi ka natatakot doon sa mataas, na daanan? Hindi naman? Ayun, hindi naman daw siya natatakot doon sa daanan. Maraming salamat po mga kawad at Ma'am Jim. Ay ba, hindi pa pala ako dito. Yan, ganyan siya umakyat dyan sa tulugan niya. Ba, ang galing ha. Talagang, yan ang tulugan niya mga kawad. Yan mga kawad, so, dito natutulog si Mira Jane. Napakagaling niya umakyat. Hindi ka naman nahirap ang bababa. Sige na, baba ka na, paano pagbaba. Ah, galing ha. sanay na siya. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Jim Utili, sa tulong niyo po para sa kanila. Malaking tulong na po yun sa kanya, lalo sa panahon sa ngayon, napakaulan po dito sa Bicol. At sa kanila pong dalawang mag-asawa na nag-uumpisa ng kanilang bagong pamilya. Sana maging matagumpay sila at na maging masaya, kahit simple lang yung buhay nila dito. Salamat po! Maraming salamat po!